Gaano ka-importante ang pamilya mo sa iyo? Handa ka ba sa kahit na anong sakunang maaring mangyari gaya na lamang ng disgrasya? Gusto mo ba na protected na yung family mo sa kahit na anong pwedeng mangyari sa iyo? At may naitatabi ka pang savings na maaring gamitin during emergency? Yan ang ating mga pag-uusapan sa episode natin ngayon. Hi, I'm Katrina Andres, your financial trainer. Welcome sa ating channel kung saan ating pag-uusapan ang mga realidad ng buhay pang-pinansyal natin. Sa usaping life insurance, tatlong bagay lang naman ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Una, bakit natin kailangan bumili ng life insurance? Pangalawa, magkano ba ang kailangan nating coverage ng life insurance? At pangatlo, paano at ano nga ba ang nararapat sa atin na life insurance? So, ating pong pag-usapan yung tatlong focus natin kapag insurance po ang pinag-uusapan. Una is, bakit nga ba natin kailangan ng life insurance? Diba? So, tingnan po natin. Basahin po natin itong love letter, no, ng isang bata na naiwan unexpectedly ng kanyang tatay. Sabi niya, "Dear Daddy, if you know we are hungry and that we are very poor, it must break your heart in heaven because you never did insure. Mama wonder why you didn't save the cents you threw away. You didn't buy life insurance because you felt too strong and healthy. People say you were taken without warning, leaving us to fight alone. It wasn't that you didn't love us. I recall how dear you were. But your little child must suffer because you failed to protect her. Mama just can't make a living. She's wearing out," she said. "I shall have to miss some schooling for the sake of daily bread." Di po ba parang mas masakit sa kalooban po, no? Kapag bigla tayong pumanaw tapos may mga maliliit pa tayong anak or hindi pa tapos ang ating responsibilities sa ating pamilya, di ba? So, ganito po tayong Pilipino eh, mapagmahal tayo sa pamilya. We wanted to give the best for our family, di ba? Tinatry lahat natin pero hindi natin alam kung gaano nga ba katagal ang buhay natin. What if bigla tayong kunin ni Lord, hindi pa tapos mag-aral mga anak natin, hindi pa tapos mga obligasyon natin, what will happen to them? They will struggle. So ano po ang silbi ng life insurance? Para po itong kalso. Para pag bigla po tayong mawala, kahit may mga obligasyon pa po tayo, si life insurance ang magtutuloy ng ating financial obligation. Bakit? Kasi po, ang pamilya po natin kailangang mabuhay pag tayo po ay biglang pumanaw. Diba? So that's why napaka-critical po na parte ng financial plan ng ating buhay ang magkaroon po ng life insurance. And that is why we really need to buy life insurance to protect our family. That's the main purpose of life insurance. To protect our family from financially struggling kapag tayo po ay biglang kinuha na po ni Lord. Diba? Marami ang nag-aakala na kung ikaw ay may isa o dalawa ng life insurance, ikaw ay okay na. Fully covered ka na. Kahit may mangyari sa'yo, okay ka na. Naku, mali po yun. Tignan po natin kasi meron naman pong paraan para malaman natin kung tayo nga ba ay overinsured, underinsured, or tama na, okay na. Diba? So, magkano nga ba ang kailangan nating life insurance coverage para masabi natin that our family are fully protected? So, syempre, in the financial industry, no, ito po yung average na formula ang ginagamit natin. We call it, no, annual income times 10, di ba? So, kung kumikita ka po, let's say dito pa sa example natin, 240,000 in a year times 10,
dapat ang life insurance na coverage na meron ka ay 2.4 million. Para yung 2.4 na yan, kung maiwan man natin sa pamilya natin at mailagay nila sa investment na nagbibigay ng 10%, at least yung kinikita mo o binibigay mo, sinusustento mo sa kanila nung ikaw ay buhay pa, ay bumabalik lang po sa kanila dahil po sa insurance coverage na iniwanan natin sa kanila. Diba? So ito po yung general formula. Kung nais po natin ng mas accurate, no, na computation at maisiguro natin depende sa circumstances natin kasi iba-iba po tayo ng sitwasyon, di po ba? Gamitin po natin yung tinatawag na dime method. Ano ba yung dime method? D stands for debt, utang. So kung may utang ka, i-factor in mo yan. Income replacement, no? Ito yung annual income times 10. Yung mortgage, kung ang bahay mo, no, binabayaran mo pa, naka-loan pa. At yung educational fund needs ng ating mga anak, no? Pagsamasamahin mo yan, okay? At yan ang kailangan mong insurance coverage para masabi mo na kahit anong mangyari sa iyo, eh, yung pamilya natin are fully protected. They won't suffer. Diba? However, anong ginagawa ng mga Pilipino? Kapag ang cost ng sasakyan ay 1 million, walang tanong-tanong, 1 million din ang insurance coverage niyan. Takot tayo na baka mawala yung sasakyan eh, di ba? Yung bahay, kung 5 million yan, walang tanong-tanong din sa ahente. 5 million ang insurance niyan. Pero kapag yung pamilya na o protection para na sa pamilya natin, ang laging tanong, magkano ba ang pinakamababa para sa akin? O diba, akala ba natin mahal natin ang pamilya natin? Akala mo ba natin sila yung pinaka-importante? So dapat, if that's the case, i-priority natin sila. Alam nyo po ba na minsan, mas mura pa ang insurance ng para po sa pamilya kesa yung insurance ng bahay at kotse? No? So we should also know our priorities. Now, paano ang bumili ng life insurance? Kasi Katrina, ang dami-dami namang klase dyan, no? May DUL, may permanent life, whole life. Paano ko ba malalaman ano ba ang nararapat para sa akin? Diba? So, sa pagbili po ng life insurance, may dalawang type lang po talaga yan. May dalawang main type yan. Ito yung tinatawag po nating term insurance or unbundled. So, dito po sa term insurance, you pay the insurance component only. So cheap. This is the cheapest life insurance. Your savings is in your hands. You manage your own money. Diba? So let's say for example, may pera kang 10,000. Gusto mo ng 1 million na insurance. Bayad ka ng 5,000. Yung savings mo na 5,000. Eh, maaari mo i-invest yan sa kung saan mo gusto. So ito yung tinatawag po nating buy term, invest the difference approach. Diba? Now, meron naman yung second type ng tinatawag ay term insurance with savings or bundled, okay? So, ano to? You pay the insurance plus yung savings. So, may savings or investment part yung binabayaran mo. Your savings on the hands of the insurance company, they manage your money in the form of dividends or cash values, diba? So, ikaw mamili ka, alin ba dyan ang applicable sa iyo. So the difference is how you pay for it, 'di ba? Life insurance, we don't need to be mahal, no? Na mahal yung insurance po natin. Ang kailangan po natin is malaking coverage kung po pwede, mura lang ang bayarin, 'di ba? Now, what if I'll tell you na meron po tayong produkto sa merkado ngayon na mura na ang life insurance, flexible pa yung kanyang investment or savings part. So, pwede mo pa rin i-DIY, i-do it yourself. Very flexible. So, ito po yung tinatawag nating most 18 and most GRP ng Manila Bankers Life. Okay? So, bago natin pag-usapan ang most 18 at most GRP, no? Ibay, pag-usapan muna natin ang background. Sino nga ba si Manila Bankers
Life, diba? So, Manila Bankers Life or MB Life is established on May 19, 1967 by its founding chairman, Senator Gil Puyat, believing that to serve the people is a privilege we must always cherish, no? So talagang ang gusto ng Manila Bankers Life ay makapagsilbi sa sambayanang Pilipino. MB Life was founded on a vision of providing the Filipino family valuable support and assistance, especially during the times of need. The company has continuously sought to pursue its goal innovative life insurance that are within the reach of the average Filipino. So, the product of Manila Bankers Life is geared towards providing a life insurance coverage for each Filipino family, no, regardless of their background. So, kahit yung hindi malaking kinikita, average earner, ay maaari pong makapag-coverage at ma-insure na hindi maghirap ang kanilang pamilya kung sila po ay biglang kunin na ni Lord, diba? So, company's core values is integrity, honesty, hard work, competence, excellence, and concern for people. And the vision of Manila Bankers Life is to be the most preferred and most prominent life insurance provider in the Philippines today. So, yan po si Manila Bankers Life. No, they've been in the business for 54 years now. Okay? Now, let's go and discuss itong most 18 or multiple option super term 18. So, MOST, multiple option super term. Okay? So, bakit siya natawag na ganyan? Okay? Multiple option super term 18 or MOST 18 is an insurance with a premium deposit fund or PDF. It allows maximum coverage at a minimal cost. For exactly the same amount of protection, MOST 18 requires you to pay a very low premium cost compared to other life insurance products which will require you to pay higher amount of premium. So, ito po yung sinasabi natin na hindi po natin kailangan ng mahal na life insurance, no? So, ito, kahit mababang premium lang, maaari kang makakuha po ng magandang coverage. Okay? So, ang MOST 18 were founded or conceptualized dahil sa four cornerstone of a strong financial foundation, di ba? So, ano ba itong four cornerstone of a strong financial foundation? Ito po. Di po ba gusto natin ang pera natin lumalago? Ayaw din natin na yung pera natin is nawawala, di ba? Or nalulugi. Gusto natin ng safety. At kung maaari, sana nakakapag-save tayo sa mga taxes. At kahit papano, habang tayo nag-i-investment, tayo din po ay may protection, 'di ba? So ganyan po ang MOST 18. May growth kasi pwedeng kumita ng mataas, safety dahil ito ay hindi po nagne-negative, no? Zero potential of negative, okay? So explain natin 'yan mamaya. Tax advantage is may opportunity ka po na habang ikaw ay nagsisave, no? Kay MOST 18, yung iyong mga income sa inyong investment ay may tax advantage. And protection, of course, something happens, our family are protected, no? So, MOST 18, may safety siya kasi hindi po siya nagninegative, no? Ano ba yung nagninegative na yan, Katrina? So, tignan po natin ano ba ang effect ng negative markets, okay? So, let's do some math. Let's say itong scenario 1 natin, si Mr. A and Mr. B nag-invest ng tig 100 pesos nila. Now, tignan natin sa year 1, year 2, sino ba sa kanila ang ending ay mas magandang kinalabasan. Okay? So, kay Mr. A, sa year 1, kumita siya ng 40%. Sa year 2, nalugi siya ng 20%. So, ang net na kinita niya from year 1 and year 2 is 20%. While Mr. B, sa first year, 10% lang kinita niya. Pero sa second year, wala siyang lugi, pero 10% pa rin ang kinita niya. So kung titignan po natin, parehong 20% ang net na kinita nila. Pero lagyan po natin ng amount. 100 pesos. Ano ang 40% ng 140? So at the end of year, 140 na yung value ng investment ni Mr. A. Kaso, nalugi daw siya ng 20% noong year 2.
So yung 20% ng 140 is 28. So 140 less 28 is 112. That means by the end of year 2, ang value ng investment ni Mr. A is 112 pesos. So kumita siya ng ilan? 12 pesos, 'di ba? Now punta po tayo kay B. Kumita ng 10%. So plus 10 pesos. So at the end of first year, 110 ang value ng investment niya. Then on the year 2, kumita ulit siya ng 10%. So 10% of 110 is 11. So 110 plus 11, 121. So ang value ng investment ni Mr. B at the end of the second year is 121. So kumita siya ng 21 pesos. So sinong nanalo? Si Mr. B. Okay? So isa pa. Okay? Dito naman sa scenario na 2, sa year 1, kumita ng 50% si Mr. A. Si Mr. B, walang kinita. Sa year 2, si Mr. A, nalugi ng 50%. Pero si Mr. B, walang kinita, walang lugi. So pareho sila, ang net nila is 0. Wala silang kinita sa percentage, di ba? Pero, okay, tignan natin kung lalagyan natin ng amount. So, let's have another scenario, no? So, example number 2. Let's say, no, sa unang taon, si Mr. A ay kumita ng 50%. Pero nung second year, nalugi siya ng 50%. Anong net effect? 0. Pero si Mr. B, nung unang taon, walang kinita. Nung sumunod na taon, wala pa rin siyang kinita. Kaya anong net effect after 2 years? 0 pa din. Pero tignan natin, pareho ba ang effect niyan? Okay? So, si Mr. A, nung una, kumita siya ng 50%, so plus 50 pesos, 150 ang value ng investment niya at the end of the first year. So, nalugi siya ng 50% on the second year, so nung 50% ng 150, 75. So, 150 less 75, ang naging value ng investment niya at the end of the second year is 75 na lang. So, nalugi siya, di ba? 100 in-invest niya, value is 75, nalugi siya by 25 pesos. Pero si Mr. B, nung unang taon, wala siyang kinita. So, ang value ng investment niya ng first year is 100 pesos. Pero nung second year, hindi siya nalugi, hindi rin siya kumita. So, plus 0. So, 100 pesos pa rin ang value ng investment niya after the second year. So, anong naging nangyari kay Mr. B? Walang lugi, walang kinita. Diba? So, ano ibig sabihin nito? Mas malaki po ang kailangan nating bawiin or trabahuin or investan, no, kapag yung ating investment ay nakaranas ng negative markets. So, mas mainam na hindi ka kumikita kesa dumaan ka sa negative markets. And that's the advantage of this most 18 because wala tayong negative markets. Okay? Kaso, Katrina, OFW ako eh. Sabi nila, hindi ako maaaring kumuha ng life insurance kung ako ay nasa labas ng Pilipinas, no? Naku, ganyan din po ang dilema ko nung panahon. Dahil OFW din po ako noon, di ba? Pero, may solusyon po yan. Pwedeng-pwede, basta ikaw ay isang IMG member, okay? Paano? Paano tayong pwedeng magkaroon ng insurance kahit nawala tayo sa Pilipinas? We need to be a member of IMG so that we can avail this most GRP. Okay? So, most GRP or multiple option super term group, okay, is the same as most 18. But this is an insurance product designed only for IMG members only residing or is outside the jurisdiction of the Philippines. Ibig sabihin, OFW ka, Pilipino ka, nakatira ka sa ibang bansa. Now, let's discuss ano yung features and benefits ng most 18 at most GRP. So, lahat po, halos lahat ay magkapareho itong si most 18 at most GRP. So, ano-ano yung mga features and benefits? First, very affordable insurance. Napakababa po ng kanyang premium. Number 2, zero negative and zero charges. Ano po ibig sabihin nun? Sabi ko nga, zero negative. So, yung savings mo, yung PDF mo, no, hindi yun nagne-negative. Okay? Plus, hindi rin nag-charge, no?
Kapag naglagay ka, nag-withdraw ka, walang charges. Number 3, premium flexibility. Ibig sabihin, may choice ka, no? Kung anong gagawin mo sa pera mo. Flexible yung kanyang premium. Withdrawal, no loan charge advantage, no? Normally, sa traditional product na may investment, pag nagligay ka ng pera mo doon at gusto mong kumuha ng investment mo, ang tawag nila doon, niloloan mo yung sarili mong pera. Tapos pay charges pa. Dito, yung iyong PDF may, ay maaari mong i-withdraw anytime. Walang charges at all. Okay? Number 5, level coverage risk. Anong ibig sabihin? Level term po ito. Ibig sabihin, kung ikaw po ay pumasok, kung ano po yung inabutan mong premium based sa age mo, yun na po yung premium mo sa buong term ng 18 years. No? Normally, sa insurance po, habang tumatanda ka, tumataas ang binabayaran mo. Pero dito, kahit na renewable term po ito, ito ay iisa lang yung iyong magiging premium. Kung ano yung edad mo, kung ano yung premium mo nung pumasok ka, yun na po yun. Addresses various needs. So, dahil po napaka-flexible nitong product na ito, maaari po ninyong gamitin yung PDF, no? Maaari nyo pong i-package itong Most 18 or Most GRP mo na pang-educational fund ng bata, pang-emergency fund, or pang-retirement. Depende sa needs mo. So, bakit low chances of lapsation? Dahil may PDF. Yung PDF po ay maaaring automatic na i-apply sa premium kung nakalimutan mong magbayad ng premium mo. So, yung probability mo po na mag-lapse yung iyong policy ay very low because of the PDF. Convertible to permanent insurance. So, dahil ito ay term, pwede mong i-convert ito sa mga permanent insurance. Renewable at the expiry date, fund advantage, and investment flexibility. Napaka-flexible ng investment niya. So, ibig sabihin, if you have, let's say for example, 20,000, 5,000 na punta sa insurance mo, yung excess mong 15,000, you can put some in your PDF, you can put some in your mutual funds. So, napaka-flexible, no? So, these are the features and benefits. The same po yan ng Most 18 at Most GRP. Eh, Katrina, ano pong pinag-iba nila? Eto, tatlong bagay lang pinag-iba nila. Una, issue age. Ang issue age po ng Most 18 is from age 5 to 60. While ang Most GRP, eh, dahil kailangan mong maging member ng IMG, you've got to be 18 years old to 60 years old. So sa Most 18, kahit na hindi ka po member ng IMG, maaari ko pong makakuha. Let's say ako, I want to get Most 18 for my daughter or my son. Maaari ko pong ikuhanan sila. Hindi nila kailangang maging member. Pero pag Most GRP po, kailangan miyembro ka po ng IMG. Pangalawa, policy issuance. For Most 18, individual policy will be issued. But for Most GRP, dahil ito ay naka-group, ito po ay may individual certificate of contract. Diba? And number 3, Most GRP can be availed only by IMG members who are land-based OFWs. So, bakit nilagay land-based? Kasi meron po tayong OFWs na palutang-lutang sa dagat. Walang permanent, di ba? Yung mga ating seafarer. So, they are considered a Philippine-based kapag ganon, di ba? Most GRP are only for those who are really working in that country. May mga working contract sila sa country na iyon. Okay? Okay, so pag-usapan naman natin, ano-ano yung mga parties involved, no? Sa pag-process ng Most 18 at Most GRP. So, syempre, una is yung aplikante. Applicant, or we call it insured. No? This is the person applying for the insurance. He is the one covered with life insurance. So, must be age 5 to 60 kapag Most 18 ang kinukuha. At 18 to 60 naman kung Most GRP. Must be in good health condition upon application and upon issuance of the policy. Okay? So next is payor or owner. No? Payor is the one who's gonna pay for the premium. Okay? So kailangan kahit na siya ay payor lang or hindi man siya insured kasi maaari po yung payor hindi insured. Ano yung example ng payor, no? So let's say ako po, kumuha ng life insurance or Most 18 for my son who's 8 years old, minor siya, ako yung payor, siya yung insured. Diba? So pwedeng hindi ako yung insured.
Okay? So kahit na hindi ako insured, I should be related to the insured and must be 18 to 64 years old and in good health condition also. Kasi ako yung payer eh, di ba? Number 3, beneficiaries. Beneficiaries are anyone related to the insured and has insurable interest. Will be the one entitled to receive any or all of the benefits of the plan should the insured pass away. So kung yung insured biglang nawala, beneficiaries pong makikinabang dun sa insurance coverage. Okay? So these are the people or parties involved sa pagkuha ng most 18 and most GRP. Now, I'll show you some examples na nagpapakita kung gaano ka-flexible, kung gaano ka-DIY ang ating most 18 at most GRP. So, I'm gonna show you some examples of quotations, computations, para makita kung paano pwedeng i-package si most 18 at si most GRP. I'll show you two illustrations of computation. First is, yung client natin is 30 years old. Gusto niya ng coverage na 1 million. For the age of 30, ang annual premium is 5,710 plus a policy fee of 500. So a total of 6,210 ang premium for the first year. Pero yung mga susunod na taon, ang premium na lang would be 5,710 until the 18th year. Okay, so let's use a PDF net yield rate of 12%. Okay, so let's see. So for the first year, let's say nag-contribute si client ng 12,000. So 12,000 less 6,210 as annual premium. Ang napunta sa PDF niya is 5,790. Using a 12% rate, yung yield for the first year would be 695. So 695 plus 5,790 as the principal, the total value of the PDF for the first year is 6,485. Now, if you notice, the total benefit upon death is 1,604,85 because yung coverage na 1 million plus the PDF value, yun yung magiging total death benefit in case of death of the client. Okay, let's go to the second year. Medyo okay yung kanyang cash flow. Dinagdagan niya ang kanyang contribution. It went to 24,000. So 24,000 less 5,710, 18,290 ang napunta sa PDF using the 12% interest rate, 2,973 ang yield for the second year. So 2,973 plus 18,290 plus the previous value of 6,485, the current value of the PDF is 27,748. Okay, so in case of death, 1,027,748 na yung value na makukuha ng family in case the client pass away. Okay, now if you notice, the projected year-end value of the PDF, as it goes higher, the total death benefit goes higher as well. So third year, nakapag-contribution ng 20,000, fourth year, 15,000, fifth year, 12,000. But on the sixth year, medyo kinipit si client, hindi siya nakapagbayad. Instead, kumuha pa siya ng 20,000, nag-withdraw siya ng 20,000 from her PDF. So 20,000 plus 5,710 na premium, ang naibawas sa PDF niya is 25,710. So if you notice, no, it's the PDF who paid for the premium for that year. So dito mo makikita na low yung possibility of lapsation. Why? Because the PDF can still pay for the premium. Okay? Now, 7th year, 20,000 ang contribution niya. 8th year, wala siyang contribution. 9th year, 20,000. 10th year, 24,000. Now, kung tingnan natin yung total contribution ni client is 147,000, nakapag-withdraw pa siya ng 50,000, pero meron pa rin siyang makukuhang amount, value ng PDF niya, 235,535 on the 18th year. Plus, insured siya ng 1 million for the 18 years. No? So, let's see, for example, sabi ni client, I would like to get another most 18 and I'm gonna put all this fund there as a one-time lump sum na lagay. Okay, so 235. So, 48 years old si client by then.
Ang annual premium na niya is 15,500. So the PPF will take care of the total premium. So for the next 18 years, covered ng 1 million insurance si client, okay? And upon maturity, may 843,443 bank fund value na makukuha si client. So ang total lang na nakikontribute niya is 147,000, pero naging covered siya ng 1 million life insurance for 36 years plus a fund value na makukuha pa niya on the 36th year. So for our second illustration, same age, same coverage, but this time, ang gusto ni client is mapaaral niya yung kanyang anak at makapag-ipon pa siya ng para sa retirement fund niya. So, ang total contribution na gusto niya for 1 year is 55,000. So, 55,000 yung kanyang i-contribute for the next 10 years. Okay? But on the 15th year, mag-i-start na siyang mag-withdraw ng college fund ng anak niya. So, nag-withdraw siya ng 200,000 on the 15th year. And on the 16th year, with an inflation of 15%, nag-withdraw siya ng 230,000. 17th year, 264,500. And on the 18th year, 304,175. A total of almost 1 million educational fund for sa kanyang anak. So, a total in contribution of 550,000, napaaral niya ng worth 1 million yung kanyang anak. And at the same time, after 18th year, meron pa siyang makukuhang fund value na worth 1,005,851. So, itong amount na to, pwede nang gamitin to ni client sa kahit na anong paraan at kung kailan niya gustong gamitin. But sabi ni client, hindi ko pa naman kailangan yung pera. What if I'm gonna put it again to another most 18? So, kuha siya ulit, pero this time, one time lump sum na lang niyang ilalagay yung 1 million. So, at the age of 48, no, after 18 years, 48 na siya, ang annual premium na niya is 15,500. So, the PDF will take care of all the premium payments until the next 18 years. Okay? Pero, nung 60th year ni client, nag-start siyang mag-withdraw ng 500,000. On the 61st year, sabi niya sa husband niya, mag-travel tayo, so nag-withdraw sila ng 500,000. 62nd year, another 500,000. 63, another 500,000. 64, another 500,000. And the 65, another 500,000. A total withdrawal of 3 million. So magkano yung total na kinash out ni client? A total of 550,000 pesos. Napaaral na niya ng 1 million worth yung kanyang anak. And at the same time, nagkaroon pa siya ng retirement withdrawal na 3 million. Pero at the age of 65, meron pa siyang pwedeng i-withdraw na 2.2 million. And for the last 36 years, insured pa siya ng worth 1 million. Yon ang dalawang illustrations. First is 30 years old yung client. Gusto niya ng life insurance coverage of 1 million. Ang annual premium ng 30 years old is 5,710 plus a policy fee one time of 500. So yung first premium would be 6,210. Pero yung mga succeeding year, from 2nd year to the 18th year, ang annual premium na lang ng 30 years old is 5,710 na lang. Okay? PDF net yield rate, gamitin natin ng 12%, pero as discussed earlier, no? It can go higher ang yield ng 12%, it can go lower also. Okay, so let's say sa first year, si client nag-contribute ng 12,000. 12,000 less 6,210 na annual premium, ang napunta sa PDF is 5,790. Ang using a 12% projected year-end value rate, ang yield for the first year is projected at 695. So, 5,790 plus 695, ang projected year-end value ng PDF is 6,485. If you notice, the total benefit upon death goes higher than 1 million. Why? Kasi dumagdag na po dyan ang projected year-end value or yung
value ng PDF. Okay, second year, nakapag-contribute si client ng 24,000. So, 24,000 less 5,710, ang total na napunta sa PDF is 18,290. Ang interest for the second year is 2,973. So, idagdag mo yung 18,290 plus 2,973 plus the first year value of the PDF, which is 6,485. Ang total value niya on the second year is 27,748. So, kung mapapansin nyo, no, ang total benefit upon death goes higher as the PDF goes higher also. So, in case of death on the second year, the family of the client will get 1,027,748 as death benefit. Third year, 20,000 yung na-contribute ni client. Fourth year, 15,000. Fifth year, 12,000. Sixth year, hindi siya nakapag-contribute, medyo nag-ipit siya. Instead, nag-withdraw pa siya sa PDF niya ng 20,000. So, 20,000 plus the premium of 5,710, ang total na naibawas sa PDF niya is 25,710. If you notice here, hindi nag-lapse ang policy ni client because meron siyang enough na PDF para magbayad dun sa hindi nabayaran na premium. So, very low ang lapsation. Okay? Seventh year, nag-contribute siya ng 20,000. Binalik niya yung kanyang winidraw. Eighth year, hindi siya nagbayad. Ninth year, 20,000 ang contribution ulit. Tenth year, nagdagdag siya ng 24,000 na contribution ulit. Okay? So, after 18 years, ang total contribution ni client is 147,000. Nakapag-withdraw pa siya ng 50,000. Pero, meron pa rin siyang pwedeng i-withdraw na worth 235,535 na PDF amount. On top of that, naging insured pa siya for 18 years ng worth 1 million. But let's say for example, okay, sabi ni client, medyo malakas pa ako, hindi ko naman gagamitin yung 235,000 ko, I'm gonna put it again to a new most 18 policy. So, age 48 siya nun, okay, ang annual premium na niya is 15,500. So, lump sum na binayad niya yan. And then the PDF will take care of all the annual premium for the entire 18 years. So, covered siya ng life insurance for 36 years ng 1 million. And after 36 years, meron pa siyang makukuhang 843,443 na PDF value. On top of that, nag-withdraw pa siya previously ng 50,000. Ang total lang talaga na kinash out ni client is a total of 147,000. So, ayan. So, nakita po natin, no, sa computation natin, maaari yan i-package na educational plan, maaari yan i-package na educational plan at the same time, retirement fund din, no? So, nasa sa atin yan, kung ano yung gusto natin. And the most 18 and most GRP system will package as you wish. Diba? So, what will be our next step? Of course, kailangan mag-undergo po tayo yung tinatawag na insurance needs analysis para alam po natin anong kailangan natin at dun po pwede na po nating ilagay ano ba yung gusto nating goal sa pag-open nitong most 18 or most GRP natin. So, syempre, no, you can contact me, Katrina Sylvia Andres, para magawa po natin sa inyo ang insurance needs analysis mo po. Para ma-insure mo that fully protected ang family mo. Next is, of course, process online application and go through the underwriting process. Okay? So, I hope, no, that we learn something today. That's how beautiful most 18 and most GRP is. Okay? Now, if you want some free financial coaching, you can contact us, no, sa mga seminars and schedules natin online or pwede rin natin, no, so face-to-face, pag pwede na po ang face-to-face, diba? So you can contact us at bit.ly/JericKatrina link bio. So there are a lot of ways to contact us there. Message us, call us, SMS us. Okay? So again, no, this is Katrina Sylvia Andres, your financial trainer, inviting you to protect your family, to ensure that they will not suffer in case of unexpected things that can happen. So God bless everyone. Stay safe.